whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita again na gagawin namin for this evening, Panginoon. I pray na kayo pang umilos sa bawat isa. At mga pag-aaral namin ay apply namin sa aming buhay, especially maitindihan muna. Then i-apply, Panginoon, tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Nga po na po. Good evening po sa lahat. Title po nito is Serve the Lord as Ben. Serve the Lord as the elect of God with no respect of persons. Aba. So, ito tayo mag-focus sa mga bagay na yon. So, review lang natin na mabilis ulit yung mga natakil na po natin. No? So, sa Colossians, patapos na po tayo. Last chapter na next week. So, chapter 1, being filled with the knowledge of His will. So, nag-focus tayo doon kasi nga, pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, mahirap. At, of course, ang dapat may taas, ang Panginoong Jesus, preeminence of Christ, the hope of glory, siya yung pag-asa natin, and then, all the fullness of the Godhead. So, yun yung complete in Him. Sabihin na kay Jesus na lahat-lahat. Okay? And then, last week naman ay, let no man beguile you of a reward. So, meron tayong ganyang idea mamaya din. Kasi yung reward natin, yan ang pagligtas ka na, wala ka ng ano eh, wala ka ng kawala sa langit, which is good, di ba? Kaso, yung kalaban natin, may gusto pa rin siyang, alam mo na, masila para sa atin, may gusto siyang negative na gawin sa atin, yun ay mabawasan nating reward. So, natakin natin yung mga false teaching, tsaka mga, yung mga kalaban natin, basically. So, mag-ingat. Magbigay ng loloko. Last week, affection and things above. So, pag ikaw ay, yun nga, ligtas ka na, gusto mo yung reward sa langit, sa lupa, but especially sa langit. Kasi hindi nananakaw, hindi yun, sabihin natin, mawawala. Nandun yun, sigurado. So, focus tayo doon. So, ngayon naman, yun ang para tayo maglilingkod. Okay, so actually, yung nilagay ko sa title is gusto kong mag-focus tayo doon kasi yung iba dito kasi basic na lang pero yung iba ay nag-focus tayo doon. Okay, so tapos po tayo last time lang hanggang sa 9 lang, yun ang lala ko. Sa 8 lang nata actually. So ito yung mga advices sa atin dapat nating gawin. Yan, so yung napag-usapan po natin ha, yung mga last week, yung mga dapat alisin sa ating sistema. Dapat iwasan. Kaya kung dapat natin iwasan yung iba, lalo yung makamundo, anong papalit mo doon? Siyempre yung makalangit. So yun ang dapat natin, actually isa sa mga advice na dapat lagi nating tinitake. So katulad yan, nag-aaral kayo, yung iba kaya nakawala sa church, mas magiging mas mahalaga yung ibang bagay. So, okay naman yung mag-aral, kaso, pag sobra-sobra na yung aral, ano nangyari? Iba na yung priority mo. Diba? So, pwede naman mag-aral, magpabaho, tapos, maglingkod sa Diyos. Actually, talagang ideal nga yan. Dapat lang magkakasama. Sabay-sabay yan.
Parang kahit sa ano nyo, di ba, sa school nyo, sabay yung math, science. But hindi na lang muna, science muna, tapos after, ano, hindi, ganun. Yung mga basics dito, at least naaaral mo na, and then, magkakasabay yan. So, parang ganun din spiritual. Ganun nga rin physical, di ba? Masabay-sabay po yun. Never nyo iisipin na parang naukulangan kayo na sa sanlibutan, okay? Yung ano lang yung meron, yun na yun. Amen? Amen. Bago tayong patuloy, tumakan dito, lumipat dito. Sige na. May tayo magtagal. Mabali yung lig ko sa inyo. Pag malaki na tayo, pag marami na tayo, pray nyo. Diyan na kayo, sige. Okay. Ayan. So, ngayon, babalikan po natin yung nabalikan natin dati. Yung new man and old man. Again, saan po yung na-tackle yan? Sa Ephesians ata. Ano ba? Nalan nyo pa yan? So, kasi totoo talaga yan sa Bible. Yung the inner man ata yun, the inner man. So, may mga ilang tawag dyan. Sa Ephesians 3 naman. So, palikan ulit natin para sa ating kapakinabangan din. Isa sa mga old images natin yun. Dapo, no? So, kailan lang na gamit natin. So, ang tao po ay tatlo. Parang ang Diyos ay tatlo. Ng Father, Son, Spirit, Holy Spirit. Tayo, alam nyo ba, tayo tatlo din. Ngayon, body, soul, and spirit. So, dilagay natin sa ganyan kasi yung soul po ay pwede mong hatiin sa tatlo, yung will, yung heart, and emotion. Ano po yan, separate entity yan sa ating, ano. Ibig sabihin, kunwari, yung utak mo pwede magkaiba yan sa gusto mo at sa mahal mo. Galing ganun yan eh. Ngayon natin ganyan, nasa Bible din naman yan. So, kaya ngayon, sa Ephesians, inner man, dito naman sa Colossians, old man at new man. Hindi mahirap intindi. So, sino kaya yung old man dyan? Yung body, yung nakikipaglaban. So, sino yung new man? Okay, so yung kasi yung new, kasi binuhay magmuli, nabuhay, okay, quicken. So, nung ikay naligtas, dun lang yun, pinanganak, no? So, yun ang papairali natin. Ibig sabihin, kasi nga, yun ang nakipag-ugnayan sa Diyos. Therefore, yan yung mag... Yan yung party mo na mas malapit sa Diyos. Yan yung maghahatak dun sa lahat ng pagkatao mo. Yung body naman, hindi naman masama yan. Hindi naman yan masama intrinsically. Pero kasi ang contact talaga niyan, ikaw, tsaka yung salibutan. So, salibutan, madala sa Bible ay in-equate sa hindi maganda. No? So, again, neutral naman minsan, pero... Hatak kasi yan sa libutan. So, mas gusto mo yung baka sa libutan. Kaya ngayon, tayo sa verse 10, and put on the new man. At medyo nataadaanan pala rin ito last week, no? So, kaya naalala ko eh. So, kaya yung parang damit na idadamit mo. So, ibig sabihin, mayroon kang conscious na pagpipili, no? Volition. Ibig sabihin, pwede mong isang tabi ang spirit, pailalim yung katawan mo. So, hindi dapat ganun. Yung katawan mo, dapat siya yung under. Sabihin siya yung inuutusan. Oh, gutom na ako. Gusto ko na magwala. Uy, sandali lang. Sa service pa tayo, di ba? Ganun, maraming bagay yan. So, si siya na, lumalaki na. Yan, tinuturuan ng ano. Tulad ni, yan, inuuto-uto, di ba? Si Aiden, yan. So, yung ganun yung mga bata, may gusto sila, pero tinuturo natin sa kanilang tama. So, kahit nag-conflict yung tama sa gusto mo, eh, sino masusunod? Dapat yung spirito, okay? Yung katawan, under natin. So, idamit mo. Pero maganda dito, paano daw yun, ano yung isa sa mga properties niyang, ano, spirit? Yan daw, ha, yung tawag dito is renewed in knowledge. Okay, yung sabihin, kung aral ka ng aral ng Bible, dyan siya, lumalakas. Yun ang parang pinapakain mo. Okay, at siya, yan ay after the image of Him that created Him. So, sa Tagalog, yung spirit na yan, kaya mayroon din spirit ng Diyos, tapos may spirit ng tao, magka-match po yan, kumbaga sa interface. Ano yung mga interface?
Ano, sa technical, parang ano, yan. Pag pwede mo i-connect yan, ibig sabihin, ginawa yan para dun sa isa, kaya pa-connect. So, ginaya lang ng tao yan. Eh. Ganun din ng Diyos. So, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, yung party natin ang mag-connect doon. Okay? Natawa siya doon. Dito tayo ngayon. So, parang papapatuloy noon. Where? Ano yung where? Where there? Kung saan, ano yung tinutukoy niya? Yung, obviously, yung pretext is, ayun yung spirit, ayun yung human, ayun yung created in the image of Him. Doon daw sa bagay na yon, balik tayo dito para nakakuha nyo lagi. Pagdating sa spirito, okay, walang ano dyan, walang nationality dyan. Walang pakialam ng Diyos doon. Ngayon, itong yung body, yan yung pinanganak sa Pilipinas. Therefore, Pilipino ka. Ikaw ay, ang body build mo, malaki. Uy, ano yon? Ganito yan. Pang ano yan, mas, pang sports. Yun yung body. So, ano pa yung mga dito? Yun nga, circumcision, katawan, di ba? Barbarian, yung mga ano to eh. Madalas yung barbarian sa Bible, yung tinutukoy dito yung mga barbaric nga, ibig sabihin. At hindi naman necessarily masama, pero kasi hindi natin maintindihan. Yun daw yan eh. So sila, pag medyo kakaibang tao, ayan, hindi ko kabatian, hindi ko yan, ano. Kaya sa Diyos, wala yun. Bond or free. Ah, sa panahon natin ngayon, laging nag-usapan, kahit sa Bible times, mayaman, mahirap, di ba? Yan ang ano sa Bible, sa atin eh. Di ba? Bihira yung makakita ng kaibigan talaga. Isa, gusto nilang maging mong kaibigan. Yung isa, mayaman, yung isa, mahirap. Bihirang-bihira po yun. Kasi nga, yung mga mayaman, syempre, yung makiano dyan, kasi nga, parang naano sila. Yung mahirap naman, intimidate naman sa mayaman. Ganyan-ganyan, di ba? But again, spiritual, wala tayong pakialam doon. Alam natin na lahat tayo nanggaling lang kung saan. Salamat kung tayo ay nabiyaan, kung ano man yan. Kung minsan ang kayamanan din, tisod din eh. Malaking tisod din. Parang kausap ko last time. Ganun. Ay, pinag-usapan natin kayo dito, yung mga churches pag yung mayaman, di ba? Lumalayo sa Panginoon. So, kasi nga, walang pakialaman Diyos doon. Hindi yan ang pinag-uusapan. Pag spirito ang pinag-uusapan, pag things of God pinag-usapan. Yeah. Kaya sabi niyo, but Christ is all in all. Ibig sabihin nun, pwede ang Panginoon sa Greek, sa Jew, circumcision, sa Panginoon lahat yan. Again, pag ikaw ay ligtas. Okay? Yun ang pinag-usapan natin dyan. Obviously, pag di sila ligtas, parang wala silang pakinabang sa Panginoon. Eh. Ito lang. So, ito na naman yung word na put on. So, kanina, put on the new man. Ito na, put on therefore. Ano? Ano yung puput on dyan? Ayan. Ayan, sinagot mo eh. So, yung as a elect of God kasi, parenthesis, holy and beloved, anong tawag dyan? Address, apostrophe, di ba? Ibig sabihin, may tinutukoy. So, ang ipuput on mo, yung bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. So, bumabalik tayo sa mga listahan ng mga bagay na maganda na dapat nating i-put on. Ibig sabihin, ito yung gawin mo. Kahit ayaw mo, di ba? Minsan tayo, may dami tayong ako. Gusto ko talaga, ano eh, pag siyempre nasa labas, siyempre, hindi masyado formal, para makomportable. Pero minsan, kailangan magsuot ng ayaw mo. Di ba? Hindi ka komportable. Kailangan eh. So, itong mga bagay nito, minsan, mahirap, no? Mercy, minsan ayaw ko mong kawaan kasi loko-loko, ganyan-ganyan. Ayaw mo maging kind, ayaw mo maging humble, pero kailangan. So, ibig sabihin, may conscious effort ulit tayo, ha? Parang kanina, put on the new man, ito naman, yung mga bagay, ito pala yung pwede mong i-relate ngayon dito. Ito po yan, spirit, kasi ito po ay nanggagaling sa Diyos. Ang Diyos, ang pinaka-pinaka, pinagmumulan yan, ginagaya lang natin siya, which is good, no? So, yun yun ha, ulitin ko, mercy, ang Diyos, napaka maawain, kind, humble, meek, long-suffering. Yan dapat natin gawin. Forbearing one another, yung sabihin nun. Pag forbear, ano yung forbear? Tipo ba yan ang bear? For is, pag bear, ano yung sabihin nun, forbear? Na ano na rin natin yan eh.
Mali ito ah. A person from whom you are descended. Sabihin kasi inanak eh. Obviously, hindi na yung sabihin dito. Pag forbear dito is parang dinadala mo, di ba? Yan, sabihin pagbigyan. Yan, tinignan ko lang kasi. Yan, so pagbigyan niyo ang bawat isa. And then, forgive. So may kinalaman po yun. Yung forgive and forbear. Kasi nga, may ginawa siya masama. So ayaw mo na sana ng pagbigyan. May ginawa masama na naman. Paala na, parang tatatoy na kita, hindi ko kilala. Pag hindi ka nag-forgive. Eh, pag pinatawad mo yun, parang nakalimutan mo na yun. Itong taong to, ganito ginawa sa akin ito. Napansinin ko pa ba ito? Yan. So, ganun tayo po, no? So, again, ang obviously, ang ating ano dito, inaaral din kung hanggang saan. So, obviously, may karapatan ka po na gawin ang gusto mo. Pero, kaya nga ina-advise tayo, itong mga gandang bagay na to, obviously, pagpapala ang katumbas dyan. Kasi hindi madali yung gawin eh. So kaya matalino ka, ang Diyos ang nagsabi niya, hindi gawin mo, siya ang bahala sa'yo. Okay? If any man have a quarrel against any, yan. So yung sabihin talagang kahit ng panahon nila, panahon natin, nag-aaway-aaway mga Kristiyano, marami kasi mga karnal. Okay? Kahit mga pastor nga, naalala ko taloy. Hindi ako na sana magitin eh. Kasi may nagsabi sa akin, yun na, pakinggan mo to. Ganyan. Yan pala, pinapahagingan ako, ayaw pa sabihin, kunwari. Sinasabi ko na, pag-usapan natin yan. Mas parang masama pa yung ganun. Nakakahiya din ang, ako nahihiya sa kanya. Baliktad eh. Problema, no? Pag yung marunong doon, nakinig nila yun, ba tayo yung siyang kausapin? Tatay. Anyway, eh, sinabi ko na yung posisyon ko doon. Binigay ko pa sa link sa kanya, yung preaching natin about repentance. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ito ibig ko sabihin. Ah, naintindihan ko yan. Pero, nung nagsalita na about sa harap ng ibang tao, parang hindi. Minimisrepresent na naman ako. So, bakit? So, kaya hindi ko na pinatulan, pero... Sabi dito eh, pagbigyan mo na lang. Alam mo ano eh, malamang may something yun na ano. Problema yun. At alam ko naman eh, matagal na. Kaya yeah, pag nag-aaway, minsan nangyayari talaga yan sa mga, kahit sa mga pastor. Lalo sa inyo, amen? So kung sakaling nagkaroon ng ganun, kunwari, itong mga to, nagbibilata, di ba? Baka nang mag-uuna pa kayo dito, kunwari. Sa JJX, mga maganda dun ha. Nag-away pa si Diem saka si Christian dahil lang sa ano, huwag ganun. So kung ano, agating sa pag-ibig, madaling pag-usapan yan. Okay? Walang ano dyan, ha? Walang away dyan. Huwag nang aaway ka, ikaw yung insecure. Pakitaan mo lang, kagalingan lang kayo. Ngayon, huwag naman yung palikero nga. Hindi naman, ang... Pag ginawa mayabang ka, napag-usapan na pala na yun. Pag mayabang ka, dapat isa lang. Targetin mo yun. Pwede mag-usap kayo, sa dami ba naman yun? Dito din, meron din, di ba? Ah, ito, mahihiyain itong mga to eh. Si Christian lang pala. So yeah, pag may talagang, di may asahang ano, away. Di ba? Kasi ba, kilala ko na kasi ito, wala akong problema dito eh. Yung kunwari lang, naasal si Bud. Sabi ko, true, false, hindi, false talaga yun eh. Sabi, ano eh, ganyan eh. Hindi naka-move on, di ba? So sabi dito, magpatawaran na kayo. Sabi natin mali ako, rada mali ako. Kasi ganun minsan eh. Na-share ko naman sa inyo nga yung ano, di ba, sa amin. Patawarin mo na. Mahirap man, pero active again yan. Active effort po yan. Pipiliin mo yan, intindihin mo na lang. Kaya ako inintindi ko yun, bakit ganun? Sinabi niya na, naintindihan niya na yun eh. Tapos pag iba, parang alam ko na yun, may gustong palabasin na, hindi naman totoo, pero magbigyan mo na, atawarin mo na, di ba? Kasi puputok na naman yun eh, isang beses, umutok yun eh. Kaya mo na. Anyway,
So yun ha, itong example dito si Jesus, yun ang maganda dito. So gano'n naman tayo ng mga chapter 2, diba chapter 1, lagi mo isipin, si Jesus nga, nag-sacrifice para sa atin, isa sa mga ginawa niya, pinatawad niya tayo. Alam mo yun, kung ligtas ka talaga. Nung naligtas ka naman, di ka naman gumawa ng mabuti, diba? Basta, anong palataya ka na, okay, forgiven. Uy, sarap. Pwede ba gawin mo na sa iba yun? Yun na nga yung sinasabi dito. Ginawa sa iyo ng Panginoon niya, gawin mo na sa iba. Okay, next is, kanta, buti hindi nyo kinanta to kanina. Hindi, yeah, dito lang tayo sa 14. So, and above all things, put on charity. So, pag ginawa mo na daw yun, lalo is, huwag mo kakalimutan yung pag-ibig. Which is the bond of perfectness. Alam nyo ba yung bond? Kilala nyo si bond? Mighty bond? So, alam nyo yung bond? Kasi yun, nagbibikis. Okay? So, yung ang nagbibikis daw sa mga kahit sa mag-asawa, ganyan-ganyan eh. Nagkatampuan. Sabi natin, huwag naman nagkasakitan ha. Pero kahit mo nagkasakitan minsan, mahal eh. Hindi maintindihan. So, yun, ganyan na. Nagbago ka na. Ganyan naman. Pero kung doon yung pag-ibig, uy. Ha? Wala pa rin, di ba? Ibig sabihin, hindi kayo maghihiwalay. Especially, magmamature kayo. Yun kasi band of perfectness eh. So, lagi yan. Yung ibang problema, yan, katulad ng usapan natin last time, yung soul winning, di ba? Alam naman natin, hindi madali rin yan. Pero kaya. Eh, ba't yung iba mabilis matuto? Yung iba, parang naghihintay pa ng 10 years bago matuto. Kasi minsan ganun eh. Kulang ka sa pag-ibig sa kaluluwa. Imagine mo na lang, sabi mo matututo ka within 1 year, after that year, tuloy-tuloy ka ng soul winning. Eh, pag dinelay mo yun, ilang kaluluwa yung madidelay din ang mga ligtas. O baka, lalo pa ngayon, mga nabakunahan, di ba? O, kung nauna yun, mga classmate po, nabakunahan. O, hindi lagi ha. Pero alam nyo na rin yun, sabi ko sa inyo. So, magdidelay-delay ka pa, kung mahal mo sila, hindi ka na magdidelay. So, ganoon yun ha, from outside the church or sa loob din lalo ng church, hindi kayo magkakasira pag mahal niyo yung bawat isa. Amen? Siguraduhin niyo yun. Again, mga times na talaga magkakasira, pero kung mahal niyo nga isa't isa, babalik at babalik yun. Parang naalala ko si Peter nga, saka si Paul, di ba? So, nagalit si Paul kay Peter eh. Saan naasar eh. Pati si Barnabas, di ba? Pero, nang huli, bati pa rin. Kasi doon yung pag-ibig. Amen. Ay, kinig ba kayo? Imagine nyo na yung sarili nyo. Mangyayari sa inyo ito. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo. Sino hindi nyo ka... Yan. Mahit kayo, di ba? Ngayon kasi wala kayong problema. Ngayon, eh, paano sa bagay? Ilang tao ka na? Ano? 20 ka na? 21. Anong year ka na? Second. Graduate na ako ng 21. Anyway, lugi talaga kayo. Anyway, sana ba ako? Yan, kayo-kayo, imata niyo yung relationship. Amen? Ay ako, di ko naman kayo aawayin. Pero kayo-kayo minsan, yung galing yung magkakapatid eh. Tulad ni si Peter, saka si Raffi. Ngayon, bati yan eh. Kapag nag-away yan sa babae, maglaki nila. So, huwag niyo nga hayaan ganun. Marami yan. Okay. Ito pa, bukod sa love, alam nyo ba yung isa sa mga virtues, no? Yung kapayapaan naman. So, maraming bagay na nagdadala ng kapayapaan. Sabi nila, syempre, security. E sabi dito, peace of God. Tulad yung sabi natin, nagkatalo talaga kayo kasi ginawa itong dalawa, nag-away dahil sa kung ano, basketball, yung naman yan. Madalas nag-away yung mga Kristiyano sa pera, ano ba yan. Kasi doktrina, mga pastor, doktrina, hindi naman dapat. Sa mag-away sa doktrina, kung mali, kung ano, pag-usapan. Kaso, yun yung pride kasi. Ayaw masabihan man lang. Ayaw pag-usapan. Parang pag medyo may hint na mali ako, huwag na natin pag-usapan bakit mo ba na ano. Eh, paano? Importante yung doktrina yun. Diba? Maraming mapapahamak pag hindi na-resolve yan as early as possible. Anyway, so ganyan, kung mayroong konting conflict,
Hayaan daw natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ang mag-rule. Alam niyo yung mag-rule? Parang again, nanguna, namuno, parang wrestling tuloy. Parang basketball. O sino yung mag-aawat dyan? At magsasabi, ito ang tamang ano, tawag. Right, referee. Kailangan may gagalangin kayo na siya yung mag-aano nun. Magre-resolve ba nun? Kasi, hindi, paul talaga yun dito. Hindi, yung liit lang eh. Eh, tingnan sa camera. Pag sinabi ng referee, ganun na yun, okay? So, sa atin, ang Diyos, pag sinabi ng Diyos, ang linaw na sa Bible, okay? Yun na yun. At ang kapayapaan ng Diyos, yung mag-ahari sa atin. Unlike, pag pinipilit mo yun sa'yo. Pinipilit mo yun sa'yo, ah, ganito yan eh. Ano ba sabi ng Diyos? Eh, basta, yung ano eh. Hindi mo hinayaan ng Diyos kasi mag-rule. Kaya mangyayari, parang sa tahanan, kahit saan, sa basketball, pag walang maayos na ruler, magulo. To the which also are ye called in one body, and be ye thankful. Oh, obviously, ano yung tinutukoy na which? To the which? To the which? Ano yung to the which? Ano yung which? Yung tinutukoy na which? Diyan na. To the which also are you called? Alam mo, iniisa-isa natin ito para ma-ano nyo yung language ng Bible eh. Stephen, ano yung which dyan? Yes, siya. At sino? Tapos kamay. Okay, nakuha na ni Brother James sa kanya. Yung peace of God. Ano yung sabihin, tinawag tayo sa peace? Sabi, dapat may kapayapaan kayo. Yun. So, doon ka tinatawag. O, hayaan mo siya mag-rule. Kasi doon ka nga tinatawag kasi dapat may kapayapaan tayo. Again, may mga time na kailangan tayo lumaban. Pero still, after the end of the day, sabi nga nila, ano, dapat may kapayapaan ka pa rin. Ngayon, nakipag-away ka talaga. Kung hindi nagkaintindihan, hindi, wag. Huwag natin pag-usapan. Pero kung putating bagay, ipupursue ko pa rin yan. Next time na lang, wag na ngayon. Kasi di mo kaya i-take eh. Sado kang pikon eh. Yan. At sabi niyo, and be thankful. Magpasalamat, dapat isa yan sa mga, ano, magpapasalamat natin. Isalamat nga at tulad itong mga gera-gera. Ito na, nakakasal yan. Alam niyo, pag iisipin mo itong mga ito, wala nang ginawa kundi kami nahihirapan eh. Alam niyo mga magkano isang missile? Hindi nagkasundo itong mga ito. Kanina ba? Kanina lang makinukuha isang missile daw, 1 million eh. Million sa tax ng tao. Ang sarap kutusan itong mga ito eh. Sa totoo lang, hindi na lang magbate na magusto lupa. O di kagatian nyo. Gano'n makalaki lupa gusto nyo. Wala eh. Pride kasi yan eh. Eh, mga sa mga yan. Kaya tayo, huwag ito yung maki ano doon. Kaya yung kapayapaan ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo at kung ano meron tayo. Amen? Ibig sabihin, ano man yan, katulad nun sa, ayan, yung hatian ng lupa din sa ano. Sabi ko, huwag tayo makialam dyan. Kung dapat ganyan sa atin, nagkaroon ng ganyan, eh, pagbabago ba yun? Eh, church naman, importante sa atin, mga tao. Saka kayo din, na-train kayo. Dapat matuto kayo, no, pinagagawa ni Pastor, nag-observe kayo, dapat sana ganun din kayo. Pagdating ng panahon na kayo naman ang asahan dapat. Amen? Kasi yung kwentuhan namin ng isang kapatid nyo, may namatay daw na basto. Walang pumalit. Dissolve ang church. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, pinapatakbo mo lang yung church dahil doon yung basto. Nung pag wala na yung basto, wala na rin church. Ayoko na. Ayoko naman talaga dito. Huwag mo yun. Hindi ganun ang church dapat. Yung pastor, yun na siya lang naglilingkod sa ngayon. Wala na siya, dapat may pumalit. Yun ang pinagpa-pray din. Kasi pag hindi na tayo naging karapat dapat, wala talaga. Madidissolve. Wala, parang wala natutunan. Nakakalungkot yun, pero ay napunta doon. Kasi magpasalamat na lang tayo. Definitely, kahit ano pa yung pinagtatalunan nyo, meron pa rin magandang common ground na tawag nila. Pasalamat na lang tayo. Ito, kanta na kayo. Okay, so dahil doon, ano na yung dapat natin gawin daw? Diba? So kaya tayo dito, puro awit din tayo. No? So nag-isawa na ba kayo? May mga gandang kanta na naman yan eh.
At yung kay Ezzy, ha? Practicing nyo yun. Kay Jamie, reject eh. Kay Ezzy, ha? Medyo simple lang. Ganun po ang ano, mga kanta ng ano, simple lang. Okay? Nagalit sa akin si Jamie. Ano yung sasabihin? Ah, yan. Okay yun. Mas gusto ko yun ang pinagkakabalahan nyo. Music, salita ng Diyos. Isa naman puro kayo, ML. Diba? Misang panalo ka, misang talo. So what? May sabi dito eh, let the word of God dwell in you. At hindi lang dwell in you, richly. Alam nyo ba yung mayaman? Mangarap muna tayo ngayon. Anong gusto mo sa buhay? Yan siya. Imagine muna. Ano lang? Anong gusto mo? Ano na-enjoy mo sa buhay? Pagkain nata eh. Ano bang paborito mong pagkain? Adobo. Si Rayla, anong gusto mong pagkain? Pininyahan na manok. Sarap, no? Gutom na. Ano pa? Sino mas maraming magandang ano dito? Nanonood lang ako ng Facebook, ang sarap ng mga ano. Filet mignon. Kahit yung mga simple nga, yung gawin mo yung ginawa dun, yung ayun, ang kinakain na namin. Yung makakain ko, wala kang pera. Cordon Bleu. Yung sa peri-peri, okay. This message is brought in part. Hindi, yung, pwede yung ribs, pwede yung ano, yung manok nila. Ang proseso daw nung, parang ano, parang yung ano, inasal, yung inasal. Ang daming ano, so sarap, di ba? So imagine nyo kung napakarami yung pagkain. Ibig sabihin nun, hindi ka lang busog, umaapaw pa. So, pero spiritually, ano yung sabi dito? Sana salita ng Diyos. Yung hindi ka lang nagbabasa, may memorize, may quiz pa. Ano pang kulang? Soulwinning pa. Tapos, huwag hindi naman ikaw. Ano ako? Ako nag-fish dito. Sana kayo naman. Yung, ano, narinig ko rin kayo. Pati anak nyo. Ngamay, nakikita nyo na nag-memorize. Diba? Ang saya nun. Hindi yung nakukulangan tayo. Sabi dyan, hayaan nyo ang salita ng Panginoon ay manahan sa inyo. Ibig sabihin nyo, talagang andyan na. Hindi yung makaalis-alis siya. Parang squatter siya sa puso mo. O paano siya mananatili dyan? Huwag ka na magpasok ng kung ano-ano dyan, di ba? So, richly in all wisdom. So, yung maganda dyan, hindi ibig sabihin parang na, lalo kasi may, dami kasi mga loko-lokong church ngayong kunwaring church eh, yung mga, kunwa-kunwari lang, di ba? Mas, pag pinakinggan mo sila, parang mas spiritual sila kung di ka marunong. Kasi mas madalas sinasabihin, Panginoon, 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 Lord Jesus, Jesus, Holy Spirit. Pero walang wisdom. So tayo, hindi tayo ganun. Amen? Amen. Dapat talaga natin yung salita ng Diyos, pero at iniintindi mo, di ba? Hindi lang pinapaulit mo, parang Hail Mary, full of grace. Uy, full of ano to, ha? Full of, hindi nga rin salita ng Diyos, yung mali rin. Pero kahit sabihin natin tama yon, hindi lang ganun, hindi lang nire-repeat, repeat, repeat. Amen? Yan ang napansin nyo sa atin, hindi tayo ganun. Kahit sa panalangin na natin eh. Makikita mo rin yan sa panalangin. Yung pag nasaday ka ng paulit-ulit lang. So, alam nyo naman yun, kaya hindi ko sinasanay doon. So, dapat in all wisdom, iniintindi mo lahat ng bagay. Pag may napansin ka doon, kahit di mo nasakupan, huwag mong pakailaman na hindi mo dapat pakailaman. Pero, i-judge mo rin, kung may time ka naman, ay, nakita ko si ganyan, ano kanyang sa church nila? Ayaw, walang pumalit. Bakit kaya? Isipin mo rin. Amen? Para maging wise ka. Then teaching and admonishing one another in psalms and hymns. Doon na pumasok yung ano, no? So yung ibig sabihin pala niyan, let the word of Christ dwell in you. So again yan, nabanggit ko kanina, memorize, basa. Pero sabi dito, kanta. Kantahan para talagang masaturate ka puro salita ng Diyos, di ba? Kaya nga kabisado niyo to eh. Wala, kasi kinanta niyo nung kinanta yan. Wala na, kabisado na. Yun ang maganda, kahit sina Raven. Sino to? Ryzen, Richie, Chris, sino to? Richie, abisado na nga nila, si Shana din. Alam niyo ba, kaya malabo pa yung ano niya, kumakanta-kanta yan. So, ganun tayo dapat, di tayo na boring dyan, amen?
Yeah, okay yung mga CCM. So yeah, kaya sabi dyan, psalms, hymns, psalms obviously with hymns and spiritual songs, yung sinasabi ko sa CCM, di ba? Eh, nung malaking pagkakaiba natin sa kanila, kahit sila mismo, sinasabi nila yan. So, alam nila, sa sarili nila, ito yung solemn, ito yung hindi. O, ba't nagaganito sila, lalo sa church? Ako, medyo sasakyan ko pa yan. Kung natin, ilalagay mo yan sa documentary, para lang may masayang ano. Ah, may mga appropriate, baka natin. Ganun, okay sa akin yun. Pero, pag sa church, never. Okay? Sa iba dito, pinagbigyan nga natin. Sa iba, nagpaalam nun, di ba? Okay lang yun. Sa ano yun? Independent artist yun, hindi yun ano yun. Kaya hindi sikat, hinahanap ko, wala. Okay lang yun. Actually, maganda nga yun. Mag-post pa kayo, maganda yan. Pero ang pinakamaganda, ang binanggit sa New Testament, psalms, hymns, spiritual songs. Mga solemn po yan. Okay? And singing with grace in your hearts to the Lord. So, talagang solemn yan. At walang binanggit po dyan na magrakrakan tayo. Para mas spiritual tayo. Wala. Okay? Grace eh. Pag sinabing grace, tas in your heart. So, hindi in your, ano? In your body. Yeah? In your hearts. To the Lord. Eh, to the Lord din naman kami, weh. Kinagalak-lak rin. Spirito ng Diyos eh. Ba't kailangan mong... Di ba? Ganyan daw kasi nangyayaring revival ko noong ngayon eh. Sa US. Anyway, 17, and whatsoever you do. So, marami na tayo sinabi. Kanta-kanta, teaching, yan. Nilahat niya na kahit anong pang gagawin mo, sabi, do all in the name of the Lord. Ulitin ko na lang po yung sabihin ng name, ha? Anong sabihin, in the name of? Yun yung kinukonsider mo. Nari, binaptize tayo, di ba? I baptize you in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Ano sabihin, in the name of? Ibig sabihin, siya yung kinukonsider mo nung binabaptize ka. Siya yung bida. Bakit kita binaptize? Bakit ka nagbababaptize? Dahil sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa gusto mo lang. Kasi pinilit ka or nabida kung ano man yan. So, ganun din. Kahit anong gawin mo pala, sa pangalan ng Panginoon mo gagawin. So, hindi lang yan sa bibig, ha? So, minsan, sinasabi natin, okay na rin yun. Pero, di kailangan okay. Ibig sabihin, pag ginawa mo talaga sa Panginoon yan, kahit di mo pa sinabi in the name of Jesus, yun na yun. So, pero yun nga, sa kasanayan natin, ginagawa na rin natin para manifest. Okay? And then, ano pa? Giving thanks to God and the Father by Him. So, habang ginagawa mo ngayon yun, kasi nga, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, maganda. Kaya ngayon, magpasalamat kayo. Salamat sa Panginoon. At least, umaawit ako. Hindi katulad ng iba dyan na wala sa church. Of course, ano ginagawa nila? Ano inaawit nila? So, hindi kayo mayabang na ikaw ay, kami the best. Hindi, pasalamat ka na lang. At in your heart, in your mind, planuhin mo na lang para matutulungan yung ibang tao. Okay? So, may napasok lang dito ng ibang mga bagay. Kasi parang kanina sa Ephesians yung, ano yung sa Ephesians kanina? Yung... yung old man, tsaka new man, di ba? Ito, di ba? Wives, Ephesians 10, Ephesians 5. Nabasa niyo ka pa, ready, go. Mga babae muna, ready, go. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. As sinabing fit, okay. Yun ang dapat, sakto yun. Mga babae, di ba? Eh, sa iba po, talagang mali, ano sa kanila to eh. Parang foreign sa kanila to eh. Kaya mga babae, mga bata pa lang, yan ang sabi ng Diyos. Okay? Parang ayaw niya. Dibali, mamaya babanat din kayo. Mga babae, tama ba yun? Submit! Amen? Yan ang sabi ng Bible, sabi dun, tamang-tama yan, sakto yun. Pwede ba yun? Mga lalaki naman. Mga lalaki, paibasa, go! Husbands, love your wives and be not bitter against them. Naku, mayroong pag, ano ah. May hugot. Ganun ba yung mga lalaki daw? Minsan bitter eh, minsan. So pag may nagawa, ha? Lagi.
Yun nga, wag na, di ba? Mga lalaki kasi mas mahirap yung sa atin eh. Kasi pag minahal, kasama lahat yan eh. So, pagbigyan mo, intindihin mo, ipubayad mo yung pangailangan. Intindihin mo, turuan mo. Pag hindi pa to, turuan mo ulit. Mag-provide ka ng mga ways para matuto siya. Di lang yun, maka, di mamayat, di ba? Masaya siya, blooming, di ba? Para gumanda, di panalo ka din. Maganda yung asawa mo, amen? Ito mo na. Amen? Amen, okay pa kayo? Kahit yung mga bata, ha? Pinaplano nyo pa lang yan. Uy, ako, pag ano ako. Yung asawa ko, ako yung mausunod. Eh, tama naman, pero mahalin mo nga. Ha, pwede ba yun? Happy? Peter? Ha, pwede ba? Mahalin mo yung asawa mo pag nag-asawa ka na. Ikaw, bad? Ikaw? Eh, nakita ko yung tatay ko, hindi ganyan eh. Baguhin, huwag ka nang gano'n. Ito na ang focus natin. Kaya nga, tinuturuan tayo, amen? Eh, yung tatay ko, iniwanan yung nanay ko, huwag mo nang gayahin. Tatay ko, binubugbog yung ano eh. Nanay ko eh. Dapat tinulungan mo yung nanay mo. Wag. Bitter, ganun din po yan. Pag sabi, masama yung loob. Kaya, yeah. Oh, children naman, lahat ng bata, ready, go. Nahina. Isa pa. Ready, go. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto God. Isa pa. Ready, go. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Sarap. Sana. Ganyan kayo talaga. Nagsalbahan niyo ba yung mga anak nyo? Yan ang sabi ng Diyos. At hindi lang mamimili ka pag sinabing kumain, oh, susunod ako dyan. Pag sinabing mag-swimming, susunod ako dyan. Pag sinabing mag-ano na ako, maghugas ng pinggan, ayoko na. Tama ba yun? In all things eh, lahat. Parang mali siya. Sunod ka lang, huwag lang sobrang sinful ha. Hindi naman madalas gagawin sa inyo ng magulang yan. Amen? Bakit daw? Binigyan ka ng dahilan. Parang hindi ka na ano. Bakit ka dapat sumunod? Ay, Ray. Ba't dapat ka daw sumunod? Kasi? Ha? Tsaka, inutos niya, pag sumunod ka daw, anong ano ng Diyos? Ayan. Ano yung well-pleasing? Well-pleasing. Alam niyo, pleasing personality. Nakakatuwa. Eh, pag well-pleasing to the Lord, yung sabihin nun. Well-pleasing. Ha? Nalulugod. Lalim. Tama yun, yun mismo yun. Nalulugod. Yung medyo mababaw, natutuwa. Amen? So, pag ikaw pala, pwedeng, ano, sipag mo, naku, ang unang natutuwa, siyempre, magulang mo, pero ang Diyos lalo. Kasi nga, may mga time na alam natin, mahirap gawin yan. Eh, sunod na naman, saing na naman. Ako sa inyo din yun, di wag ka magsaing. Ano bang ano, linis na naman, so madumi. Sa lahat ng sa tabaho natin, diyan ka rin matututo. Magtatabaho ka, marunong ka sumunod. Pag di ka mo sumunod sa tabaho, ganun ka rin, hindi na mangyayari sa'yo. Hindi ka makaka, ano, hindi ka makapromote. Anyway, oh, fathers naman. Ako na lang. Fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. So may mga time pala. So hindi sa mother doon, no? Sa father. Kasi nga, alam nyo po mga tatay, kahit mga young men, yung gagawin nyo sa buhay nyo, mag-reflect yan sa pamilya nyo. Yung mga decision nyo, sarap naman, ako nausunod. Eh, paano wag sablay? Diba? So isipin nyo lang, hindi lang kayo yung mapapahamak, no? Pag may mali kang pagdedesisyon. So, lalo na pag may pagdating sa mga desisyon mo sa mga anak mo. Mare.
Anak, namang ano? Sa manaasal kayo sa tatay niyo. Anak, huwag ka na mag-aaral. Kasi, kasi natatakot pa ako ng matindi niyan. Eh. Nag-aaral kayo. Huwag ka na mag-aaral. So, naisip-isip ngayon ng anak mo, tamad pala ni tatay. Eh. Kaya pala, ano, sumaasal sa inyo. Hindi lang yan. Ah. Maraming bagay ang mapupubok yung anak niyo sa magagalit sa inyo. Ah. Yung inom-inom, di ba? Laging kwento ni Pastor dito eh. Si tatay daw niya, di ba? Nag-ano nga, tawag dito. Naghihimotok si Pastor eh. Konti na nga rin sweldo ni tatay. Pang iinom pa. Si nanay, kawawa. Umiiyak si nanay. Oh, ganong kwento. Totoo po yan, nangyayari. Di ba? So ngayon, bandang uli, galit sa'yo. Yung anak mo, gusto mo ba yun? E, di ba yun nga sana yung kasiyahan mo eh. Bukod sa cute yan. Pag laki niyan, yan na yan, siya na yung tutulong din sa'yo, di ba? So, pag malaki mo yung anak mo, eh, yung mga taong di na alagaan yung anak nila, wala, parang ano, parang may kilala kaming ganun eh. Ayaw siya, may sakit siya, hindi niya matawagan yung anak niya. Bakit? Galit eh. Sobra naman yung magalit. Dapat, eh, depending nga sa ginawa mo, iniwanan mo sila eh. Palagay mo, basta-basta yun, no? Kristiyano, hindi Kristiyano. Ngayon, kung Kristiyano ka, huwag mo naman gawin sana yun. Pero, minsan, yun nga, pag napubok yan, na-discourage yan, kawawa ka rin. Okay? And then, ito naman, sa trabaho naman. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with thy service of men labor, but in singleness of heart, fearing God. So, ganun din sa trabaho daw. Okay? Yung iba, ngayon, pag nareklamo tayo sa gobyerno, hindi naman tayo reklamo lang eh. Gina-justify ko naman, di ba? So, yan. Babayad naman tayo ng tax. Yan. Pero, pag talagang boss mo yan, anong gagawin mo? Kahit mali siya, sabihin natin ganun. Hindi siya unfair. Yan. Sundin mo na lang. Pwede yan. At dapat yung gawin niya. Dapat matutunan niya yan. Yan, nakwento niya. Si Bad, yung nag-ano siya dyan, di ba? Saka, nakwento ko rin sa inyo last time. Yung ganun, yung office mate ko. Bagong-bago pa lang siya. Hindi nga gagaling yan, eh. Dami na gandiklamo. Ay, ba't walang ganyang benefit? Pumasok ka na, hindi mo alam. Eh, hirap naman dito. Eh, trabaho na naman. Ganun talaga. Sumunod ka na lang. Amen? So, may maraming nabanggit dito ng ano, pwede natin sa church din sabihin eh. Pero dito sa particular na to, sa trabaho. Okay, sabihin nung ano yung eye service. Diba? Kahit siya mga anak ko minsan ganyan eh. Pagbaba ko dyan, uy, kunwari, nag-aaral eh. Ay, tawan-tawa ako, nag-aaral. Pag-akyat ko na naman, nag-aaral, parang naglalabaw sila dun ah. Ganun din sa tabaho, ganyan din. Nari, anong tawag nila? Bisi-bisihan. Ganun ah. Kaya ang kabaliktaran nun, another eye service, yung makita ka lang. Men pleaser, matuwa lang yung tao sa'yo kahit mali na yung ginagawa mo, pliniplis mo yung tao eh. Kaya iba dyan, napaka-conscious niya. Pag sinabi mo sa akin, ganyan, sinabi mo, ganyan ako. Mga ganyan. Kaya ang kabaligtaran na naman, yung positive dyan, yung single na sa far. Ibig sabihin po na single dyan is, isa lang yung gusto mo talagang gawin. Obviously, yung positive, yung, siyempre, umunlad yung kampanya nyo, ganyan yun. Makatulong. Feeling, eh, ba't pumasok yung Diyos dyan? Kasi nga, ganun din ang gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi tayo sinungaling, hindi tayo tamad, hindi tayo manloloko. Amen? Kasi ganyan po yan, sa pagkatrabaho na kayo, makikipansin nyo yan. Makikita nyo nag-rally dito, ang mga nag-rally, minsan kalabang gobyerno, okay? So, parang ganun sa trabaho naman, utakan yan eh, yung mga boss gusto naman, yung mga tao, magtrabaho ng magtrabaho, na konti yung bayad niya. Kasi yun ang ano niya eh, pangbayad niya. So, mabayaran kayo, pero ko hanggat maaari, konti lang yung bayad. Yung empleyado naman, baliktad naman. Gusto nila, mas malaki ang sweldo, mas maganda, mas konti ang trabaho, mas maganda, ganun. So, hindi tayo dapat parehong ganun, ha? Gawin mo lang yung the best mo, huwag kang mag-utakan, okay? Kasi hindi rin maganda yun para sa atin. At, para sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi maganda yung patotoo natin sa tabao. Ibig sabihin po nun.
Amen. Tapusin natin ito, ha. Tatlo na lang. And whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not to men. So, very famous, di ba? Amen. Kahit anong gagawin mo, kahit ikaw ay, kahit ano, ginagawa mo, gawin mo yung pag sinabi heartily, masigla. Okay? Ayaw ng kahit mga boss, kahit mga, kahit ako dito, kahit saan. Yung dapat mong gawin, gawin mo na at hindi lang ginagawa dahil para lang. Ano natin, nagwawalis. Uy, nagwawalis ako. Nagupunas ako. Nakita mo naman eh. Hindi naman maayos. Nag-soulwinning ako ha. Uy, salahan. Tawang-tawa ako nun. Eh, minsan di ba, pinapalo up ko. Hindi ko na, tatanong, ano? Hindi mo naitindihan. So, medyo sloppy. So, kaya, ayusin natin. Amen? Kasi daw, pag ginagawa mo sa Panginoon, ibig sabihin, siya'y nakakita, kita niya lahat eh. Ano yan? Wala kang lusot. Kaya gawin mo para sa kanya, ngayon, yung mga tao na nararapat lang na yung mga boss natin, kasi ganun talaga, kung maayos kang trabaho, yung boss mo, maano rin. Uunlad din. Okay na yun. Basta ginawa mo yung para sa Panginoon. Amen? Hindi para sa kanya lang. May pwede rin, pero pinaka-pinaka sa Panginoon. Natindihan niyo ba yun? Ito yung mga common na ano, kaya hindi ko na masyadong inaano ah. Kahit yung mga kulto, tinuturo to, kaya hindi ko na masyadong... Ayan, next is, second to the last, knowing. Kayo nga magbasa po, ready, go. Knowing that of the Lord, he shall receive the reward of the inheritance, for he served the Lord. Okay, yan. So yun nga, kaya ayusin yung trabaho natin, kasi ang pinaglalingkod ko natin, Panginoon. Kaya sabi dyan, knowing that of the Lord, you shall receive the reward. Ibig sabihin, alam dapat natin na siya mag-reward. Kung ang Diyos ang mag-reward, hindi siya sublime, hindi siya magkukulang, siguradong darating yun. Kaya ito, gawin mo na ng maganda. May nakalimutan pala ako kanina, yung as the elect of God. No? Dito nga magkasabi ko, mag-focus tayo. Eh. Ano sabihin ng as the elect of God? Ibig sabihin, alamin mo na ikaw ay pinili ng Diyos. So, pag ligtas ka, pinili ka. Amen? Again, hindi yung sa Calvinist, ha? Kasi pinili ka na, liligtas ka na, eh. So, ngayon, kung ikaw yung niligtas, dapat gawin mo na talagang ligtas ka, yung action mo, at yung ginagawa mo. Salamat sa Panginoon. Andun yung pagpapasalamat, salamat. Oh, isa ako sa mga naligtas. Amen? So, ito naman, ganun din naman, para ikaw ay naglilingkod ka sa Diyos, at sinabi dito, sigurado yung reward mo. Amen? Parang sa ano nyo, magtatanong pa kayo, iba daw ha. Hindi kayo, mabait na kayo natira eh. Pero ibang wala na daw dito, sabi ha. Ano bang reward ko? Bakit ako mag-memorize? Magtatanong agad. Ay, isa nabigyan ng tablet, siguro ako din, ano. Computer naman. Mas masama loob pag gano'n. So, hindi gano'n. Pag ikaw ay sa Diyos umaasa, better pa. By the way, yun nga pala, pag-pray nyo rin, may pinapangako na naman yung ano eh. Sana, totoo. Agbutihan nyo lang, ha? Eh, ako yung, ano eh. Sana yung karapat-dapat talaga. Amen? Narinig nyo ba yun? So, agpray lang kayo. Amen? Okay. Kaya sabi dyan, ngayon, yung mga ganyan, nabanggit nyo nga sa inyo last time, nagpapayabang lang, eh. Oh, bibigay ako ng ganyan. Pero ang Panginoon, sigurado agad yun. Nakikinig ba kayo? Kaya gawin nyo lang, ilalo yung soulwinning na yan. Alam ko nga na hindi madali yan. Aralin mo, masterin mo. Talunin mo si pastor. Kaya mo yan. Oo. Oh. Huwag ka lang mo burn out. Pero yung ano, tama lang, sakto lang. Mabilis, pero accurate. Diba? Alamin mo ako na, nag-share ka talagang dalawang oras. Mga ganun. Improve mo rin. Ibig sabihin, medyo ano, may paikot ka masyado doon. Okay? Pwede yan eh. Pwede mong bilisan yan eh. So, yung mga time talagang gano'n na kapos na sa oras. Ako gano'n, meron akong approach na mabilis, may mabagal, syempre. Pag may time. So, syempre, maganda yung mabagal para... Pero talagang nagmamadali na po ako eh. Mas importante ito. Sige po, di ano lang. Sige. Nagbigyan ka ng, sige po, 15 minutes, kaya po ba? Kasi po, kailangan ko ano eh. Kung mas,
Kung napaghandaan mo, sabi natin ganun, kasi talagang master mo, alam mo na na may pangailangan din ibang tao, hindi mo iwasan, kaya yon. Okay, so, ganun po yon. Kailangan nating ayusin natin ang paglilingkod. Eh, sabi dyan, ito yung gusto kong dahil may 1 minute na lang tayo, gusto mag-focus dito. Sabi dyan, but he that doeth wrong shall receive the wrong which he had done. So, kabaligtaran nun. Amen? So ngayon, iniunutusan tayo, gawin mo yung maganda, may reward dyan. Ay. Hindi ako masyadong dyan. Pag hindi mo raw ginawa, patay. May negative reward, may negative incentive. Kahit saan yan, di ba? Kahit dito. Kahit sa trabaho. O sige, masipag. O sige, sa kanila lang yan. Hindi ka nagsipag. May parusa ka naman. Yun daw. So, iwasan din natin yun. Kaya sabi dito, and there is no respect of persons with God. Okay? Walang God dyan. Pero yun na yun. And there is no respect of persons. Sabihin, review ko na lang para sa iba. Ano yung respect of person? Right. Alam mo ba yung respect of person? Ano yun? Ha? Oo, oh, pwede yun. Pero negative yun o positive? Sa Diyos daw kasi, walang respeto ng person eh. Negative ba yung positive? Respect of person. Yes, siya. Negative eh. Kasi sa Diyos, walang respect of person. Ibig sabihin, negative yan. So, okay lang yan kasi nga, naitindihan ko kasi nga, yung common na use natin yan, ganun, respetuhin mo yung tao, which is positive. Kasi sa Bible, negative po yan. Kaya mag-familiar tayo kasi kahit sinush ko na dati yan eh. Dagal na. Isa-isa ko, lahat ng respect of person sa Bible, negative. Ito po yung sabihin yan. Okay? Yung person dyan, hindi tao lang yan. Ha? Personality, ibig sabihin yan. Mayaman siya, anak siya ng ganyan, kapatid siya ng ganyan, may pinag-aralan siya, marami siyang kaibigan, mas matangkad siya, maputi siya. Yung mga ganung property ba ng tao na in itself, hindi masama. Pero, pag tinaas mo na siya dahil lang ganun, ay siya masusunod kasi siya yung asawa ni ganyan eh. Ay siya yung masusunod, o kaya siya yung next na pastor kasi anak siya ng pastor eh. O kaya, makinig ka sa kanya, sumunod ka na lang kasi kahit mali siya, kasi Amerikano siya eh. Mga ganun, mali. So kaya pag tinignan niya, unang usage yung respect of person sa mga mahirap. Dalawa actually sabi doon. Neither shall ye respect the person of the poor because he is poor. Ang sabi doon. Ang sabi din doon. Or the mighty. Okay? Kung sino man yan, sabihin, pag na, especially sa judgment po pinag-usapan nandito, huwag mo siyang kakampihan, sabihin mo siyang tama dahil lang siya ay anak ni ganyan. Yun ang sabi dito. Kasi ang context dito, di ba, paglilingkod nga sa Diyos. E paano nga, kunwari, ito, napag-usapan nga sa church, kunwari, saan ako mag-stay na church dito, sa malapit o sa malayo, dahil ito, mayaman yung church, ganyan. Ang gandang application dito yan eh. Yung iba, pipiliin ito dahil wala lang kasi maganda yung upuan nila eh. Or something. E paano kung isa magtapat sa Panginoon? Ito, hindi. Di nagkamali ka na ng judgment ngayon dahil lang sa isang mababaw na bagay. Nga, ito, dito na tayo, anak to ni ganyan o ganyan. Medyo malalim to ha, pero sana maintindihan niyo yung ganyan. Kasi pag madalas niyo mababasa sa Bible ang respect of persons. Hanapin natin iba. Extend na tayo ng konti po ha. Para pagkatapos nito, alam na alam niyo na. Respect. Respect. Person. Buong Bible. Ilan? 15 lang. Okay, sige. Sabi dyan sa Leviticus. Kaya pagdating sa judgment, huwag nyo gagawin to. You shall do no unrighteousness in judgment. Thou shall not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness thou shalt judge thy neighbor. Uma, mali talaga. Mayaman siya. Mali siya eh. Amen? Yan o. So, lagi may kinalaman sa judgment. So, thou shalt, you shall not respect person in judgment, but you shall hear the small as well as the great. Yan na naman. Parang ginawa sa akin, di na ako pinakinggan. Actually, pinakinggan ako, pero blanco. Ano sasabihin mo? Yun na yun? Ano na yun?
Ito papakinggan ko kasi anak ko to, ano man to, kapatid, kaibigan, mag-anak. Sabi niyan, pakinggan mo lahat. Ibig sabihin, mahirap, mayaman, pakinggan mo. At sabi ito, you shall not be afraid of the face of man. Nakakatakot ba yung mukha? Depende, yung mga ano, di ba? Maangas eh. Sige. Ano, di mo kapaburan? Sinabi ko, true yan ah. Ano yung true? Masige na lang, true. Kay Jeremiah lagi sinabi ng kay Jeremiah kasi nga bata si Jeremiah. At yung mga harapin niya, mga hari. Kasi yung mga sinabi sa kanya, huwag kang matatakot sa mga pagmumukha niyan. Kasi iba ganun eh, yun ang takutan niyan eh. Kahit, gawin mo to ha, o huwag mong gagawin yan ha. Ginawa sa akin yan eh, hindi ka, ano to, parang ano, sabi ba naman. Makinig ka na lang kasi. O, ibigyan mo ako ng paliwanag. Sige, makikinig ako. Hindi, makinig ka na lang kasi. Eh, sorry, napag-aralan ko yan eh. Ngayon, ibang bagay ha, ano nari, singitan sa ano, sige, ikaw na sumingit. Wala mo enta, di ba? Pero pag doktrina, hindi ako makikinig kung wala akong paliwanag na maayos. At lalong hindi, lalo ako makikinig kasi nga, kung nakikita kong wala akong paliwanag, malamang, mali ka, alam, at alam mo na rin yun. Amen? So, again, nasa judgment to especially. Ito, thou shalt not rest. Okay, Deuteronomy 16:19. Huwag mo daw i-rest or to twist yung judgment. Okay, mukhang tama ito, kaso, anak ni Mayor itong, ano mo yun? Hindi, kahit tama ka, mali ka. Ha? Ba't na baliktad? Eh, anak ni Mayor, yun si sabi doon. Thou shalt not respect persons or neither take a gift. Ano yung gift? Kunwari, mga ano yan, bribe po yan. For a gift that blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Ibig sabihin niya, nalagyan na. Amen? Mga pastor, ganun din naman niya. Kunwari, sige, wala kang support. Ngayon kami sa ano, si Abante na mag-edad last time, di ba? Ba't kaya pinaburan to? Eh, syempre, mali yung sinasabi. Eh, support, eh, papatayo daw yung church sila. Eh. Sige po, baptist day tayo. Diba? Hindi pa, sir, hindi inspired. Kasi, yan, ano pa? Say, para alam nyo na, makinig. Pagkatapos, kasi meron ako preaching nito, tingnan ako rin kanina, last 2 years ago. Okay, naalala nyo yun. Yung, basta about respect of person. But, eh, ito na natin kasi maraming bago eh. 2 Samuel, for we must needs die and are as water spilled on the ground which cannot be gathered up again, neither that God respect any person, yet that he devised means that his banish be not expelled from him. So, sabi doon, God respect not any person, di ba siya, dahil anak ka lang ganyan, dahil ganyan, lahi mo, walang pakialaman Diyos dyan. Ano pa, ganoon naman, no? With the Lord our God, nor respect of person, not taking gifts. So, binanggit po yung gifts. Eh, mga bribe nga, or yung mga palagay mo, makukuha mo, or mawawala sa'yo pag hindi mo siya pinaburan. Yan. Yan po yan. Kaya, lagi na kwento sa mga ano, yung mga pastor na takot sa, yung mga supporter nila, ganyan, mga member nila, ay, maalis to ng church pag hindi ko ginawa to. Ano gagawin mo? So, respect your person. Kahit ba, these things also belong to the wise. It is not good to have respect of person in judgment. No? Judgment ulit. Pag judgment, walang sino-sino yan. Walang kamag-anak, walang mayaman, walang mahirap. Ganun din. To have respect of person is not good. Okay? Negative. For a piece of bread that man shall receive. So, ibig sabihin lang nun, konting pabol lang, pag transgress, magkakasala na. So, ibig sabihin niya, no, pinapaboran, minabago yung tama't mali dahil lang sa lagay. Dami pa nito. Ito na lang. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. So, Acts 10, kay ano yan? Kay... sino yan? Italian band. Centurion. Sino yan? Sino yan? Yung pinuntahan niya, yung nanaginip siya, nagkaroon siya ng vision. Cornelius, yan.
So yan, ito, mga Gentiles to, ah. Eh, pinakita sila ng Diyos, wala kang pakilang Gentile. Gusto kong maligtas yun, puntahan mo. Kaya sabi ni Peter, I perceive, naintindihan ko, hindi pala ang Diyos ganun, ah. Siguro, alam yung mga scripture, bumabalik sa kanya yan. Anong hudyo-hudyo nung panahon pa ni Moses, pag bumisita, gusto sumamba sa Diyos, hudyo na rin. Anong pakilaman Diyos kung saan ka galing, amen? Ganun din sa Romans 2:11, for there is no respect of persons with God. Sabi sa Ephesians, neither is there respect of persons with Him. Ito na nga tayo sa Colossians. James muna tayo. O ganun din, walang respeto ng Diyos, ng persons sa Diyos. Sa James 2, pag kayo naman, nag-respect of person, you commit sin. O negative, nasa na si Ray-Ray? Tagalan nata. Last, if you call on the Father who without respect of person judge it according to every man's word. Ang Diyos daw, tumatawag ka doon, ang Diyos walang respect of person. Kaya balik tayo dito ngayon, kung pag naglilingkod ka sa Diyos, ano daw? Ay, hindi ako, ano, pastor ako, hindi ako mapasara. Mapasaraan ng Diyos. Patay ka, baligtad. Ay, anak ako ni ganyan, bata pa ako, baptist na ako, hindi ako, hindi mangyayari sa akin yan. Walang respect of person, anak ako ng pastor. Hindi ako mapasaraan ng Diyos. Kahit sira ulo ko. No. Mali. Amen? Amen. Eh, asawa ako ng pastor eh. Matagal na akong Kristiyano. From birth. Baptist na ako from birth. Meron bang ganun? Huwag kang sabi makakaligtas ka. Amen? Pagparusa. Pag mali, mali. Dahil sa Diyos, walang respect of person. Kaya ngayon, pag naglingkod tayo sa Diyos, yan. Pag-usapan na rin lang yung ano. Kasi yun ang pinag-uusapan ngayon. Kasi matay yung pastor. Sino susunod? Pastor. Ay, dapat, karapat, dapat. Eh, sino karapat, dapat? Patay ka na. Kaya maganda niyan, yung pastor din, ihanda yung mga tao. Kaya hinanda ko na rin kayo, di ba? Kahit bata pa ako, ano sabi ko? Sino yung next na pastor? Ha? Wala na kayo doon. Pero, una, tingnan nyo lang sa 1 Timothy 3, Titus 1. Dapat may asawa, may mga anak, hindi loko-loko. Yun yun. Eh dito, wala naman iba pa. No? Pero hindi pa ako mamatay. Sana. Okay? So yun, mga lalaki, dapat target nyo na rin yun. Magpapastol kayo, hindi. Sana andun kayo. Amen? Tulad ng Pastor Binay kasi namatay eh. Alam mo na ba? Mahilig kumanta. Babae. Pastor Binay. Namatay na daw. Pero matagal na maraming sakit ko na. Sorry. Ay, namatay yung asawa niya, di ba? Nauna, tapos pinalitan niya. Okay lang yun, kasi namatay eh. Oh, wala na daw. Anyway, amen, maglingkod ba tayo sa Panginoon? Tayo pinili ng Panginoon? Maglingkod tayo ng maayos, para di nakakaya sa kanya. Amen? Amen. Dapat in-knowledge, na walang respeto ng person. Eh, pastor, may kilala ako. Yun nga, huwag mo nang gayahin. Nangyayari na nga ngayon yan. Dahil siya lang yung anak, kapatid, pinsan, nakang si Estrada eh. Siya nagsabi no, walang kapag mag-anak. Yun ang ginawa niya exactly. Loko-loko kasi yun. Masana tayo hindi ganun. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga mensahe, Lord, sa part 2, Panginoon, ng Colossians 3, Panginoon, na kung saan dinescribe, Panginoon, yung kalooban, Panginoon. Especially sa aming mga pagpili na aming gagawin kung paano maglilingkod. Kami po ay binuhay niyo, Panginoon. Pairali namin, Panginoon, yung human, yung spirit, Panginoon, saan ito ay created in your image, Panginoon. Nasa lahat po dito. Ito po yung masunod sa aming buhay. And of course, kung ito makusunod, ay sunod din kami sa inyo, sa inyong salita. Salamat po, Lord. Sana natutunan namin yung last part, Panginoon, na hindi kami maging respect of persons. Dahil kahit mga baptist, Panginoon, parang hindi natuluan. Mga respecter persons tayo, parang di alam yung topic na to. So, Panginoon, sana maintindihan namin na walang indispensable sa inyong gawain. Lahat kami mamatay, magkakasala, kung ano man yan, sana hindi. But kung sakali, Panginoon, walang perfecto sa amin, hindi ito sa mga kamag-anak, Panginoon. So, nawa ang judgment namin na ayon sa inyong kalooban, sa inyong katotohanan, sa inyong salita. Nilang po, Lord, dahil maglilingkod pa kami ng matagal pa, sana maintindihan namin na katulad nyo, kami hindi respect of person. Maglingkod lang ang tapat at ang rewards ko nandun. So, hinahapulog kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.